Ang Ilongga Beauty Queen na si Rabia Mateo ang nagrepresenta sa Pilipinas sa Miss Universe 2020. Binigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para mauwi ang Mawad Crown. Ano nga ba ang mga kontrobersya na pinagdaanan ni Rabia at mga sakripisyo niya para lang manalo? The Philippine Showbiz List presents Rabia Mateo's Journey in Miss Universe 2020, a timeline. Matapos niyang manalo noong October 25, 2020 bilang Miss Universe Philippines, ay agad may kontrobersya na ibinato kay Rabia. Sa isang virtual interview noon, ay mangiyak-ngiyak si Rabia na inamin niya na hindi niya inaasahan na siya ang mananalo sa pageant. May mga akusasyon din na nagdala daw siya ng kanyang sariling glam team at binigay daw ang sagot sa kanya bago ang final round ng pageant. Pero nanindigan si Rabia na nanalo siya fair and square. Hindi pinansin ni Rabia ang mga kontrobersya at agad niyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang Miss Universe Philippines 2020. Kasama ang mga top 5 candidates, nag-participate sila sa isang relief operation para sa mga nabiktima ng Super Typhoon Rolly sa Bicol. November 13, 2020, si Rabia Mateo ay naging isang vision ng isang modern Filipina during sa kanyang homecoming parade sa Iloilo City. Nakasuot siya ng isang red Filipiniana. Ang 24-year-old beauty queen ay nakangiti palagi nang umikot siya around the city via a motorcade. Sa isang Instagram post, ginamit ni Rabia ang hashtag PaintIloiloRed. November 26, 2020, partikular na pinaghandaan ni Rabia Mateo ang pagpapaganda ng kanyang katawan bilang siya rin ang itinanghal na best in swimsuit sa Miss Universe Philippines. Ang plano niya, itodo ang pag-gym ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ang coach ni Rabia ay si John Quay na siya rin nag-train kay Pia Wurtzbach noong naghahanda ito para sa Miss Universe 2015. At bukod sa katawan, naghahanda na rin si Rabia sa question and answer portion at ng panahon na ito ay focus siya sa mga political questions at sa socio-economic status ng bansa. December 15, 2020. In-address ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo ang pageant fans matapos umano siyang makatanggap ng mga pambubuli sa social media. Nag-ugat di umano ito sa clip mula sa naging interview ni Rabia na napag-uusapan ang kagustuhan ni Rabia na maging artista someday at gumanap na isang kontrabida dahil challenging daw yon para sa kanya. Pinagsampol pa si Rabia ng isa sa mga pageant vloggers at binigyan ng scenario kung saan nanalo kunwari siyang Miss Universe pero nagprotesta daw ang kanyang first runner-up. Umacting naman si Rabia pero ito ang portion ng interview na kinuha at ikinalat ng haters at bashers ng dalaga na pag-alamang mula sa Indonesia. Kaya sa kanyang series of Instagram stories, binigyang linaw ni Rabia kung ano ang buong nangyari sa portion na yon ng interview. Nang video ay putol at ang ilang tao ay gumagawa ng issue at sinusubukan siyang ibully sa Instagram. Pinaalalahanan niya ang mga pageant fans na pwede namang sumuporta sa kanya-kanyang kandidata nang hindi nang aapak ng ibang tao. At nilinaw niya na wala naman daw siyang galit sa mga Indonesian fans in general. Noong December 22, 2020, sumali si Rabia sa Quiet at Meaningful Gift Giving at Outreach Program. Ito ay sa isang orphanage na nagpo-provide ng temporary home sa mga babies at children na inabandona, iniwanan at sinurrender upang alagaan ng mga kind, happy and generous individuals. Sinabi ni Rabia na parating may soft spot siya para sa mga bata, ang kanilang physical well-being at ang kanilang edukasyon. Ang love niya daw para sa mga bata ay nagpapa-inspire sa kanya na maging isang pediatrician in the future. January 2021, umaasa si Rabia na maging isang voice of women and the youth nang sumari siya sa Ethic Committee of the Infant and Pediatric Nutrition Association of the Philippines, isang non-government organization. Sa isang Instagram post, sinabi ni Rabia na ito ang kanyang paraan upang i-fulfill ang kanyang promise sa kanyang sarili na to do greater things for the people around me and for my country. Ang goal niya sa pagsali dito ay upang i-address ang problema sa malnutrition among Filipino children sa pamamagitan ng maraming programa. At gusto niyang i-point out na ang pagiging beauty queen ay more than a pretty face. March 2021,
Habang hinihintay ang final announcement ng Miss Universe organization na napospon ang 2020 pageant, ang MUO ay nag-held ng virtual fashion event na tinawag na Fashion Week. Isa sa mga napili si Rabia sa ilang 17 other contestant na nag-submit ng isang at-home video modeling sa kanilang best personally dressed creation. Pinakita niya kanyang video ng isang two-piece ensemble and off-the-shoulder wine-colored top with dolman sleeves punctuated by knee-length blue tulip-colored skirt. March 15, 2021. Mapapansin na ang training ni Rabia ay certainly paid off. Makikita ito sa kanyang photo na nirelease ng Miss Universe Philippines organization. Sa Instagram, shinare ni Rabia ang kanyang photo na slaying sa kanyang custom latex swimsuit na dinisign ni Bessie Besana. April 9, 2021, ang Miss Universe Philippines organization ay nirelease ang bagong swimsuit video ni Rabia upang i-drum up ang support para sa Filipina beauty queen sa upcoming international pageant. Ang clip ay may title na Help Queen Rabia Conquer the Universe na in-upload sa MUPS social media pages. Ang nearly 1-minute clip na pinakita na si Rabia ay enjoy na enjoy sa beaches ng Bohol sa iba't ibang swimsuits at pinakita ang kanyang figure. April 21, 2021, ang Miss Universe organization ay nirelease ang introduction video ni Rabia. Dito sa video ay in-emphasize ni Rabia ang kahalagahan ng education. Nirecall rin niya kung paano ang education ay nag-improve sa kanyang buhay from its humble beginnings. At sinabi ng education ay isang social equalizer, especially para sa mga poor families sa Pilipinas. At sinabi na kung makukoronahan man siya bilang ang susunod na Miss Universe, ay gagawin niya ang lahat to champion other people. May 2021, bumiyahe si Rabia sa Hollywood, Florida para sa opisyal na pagsisimula ng paglahok niya sa 69th Miss Universe. She looked like an angel wearing a fringe outfit na gawa ng Quezon City-based designer na si Yaya Pantaleon. Kinompleto ni Rabia ang kanyang outfit with nude-colored heels and accessories from Luna by Drake Dustin. Si Rabia ang pinakahuling kandidata na dumating sa hotel. Miss Universe 2020 National Costume. Parang isang Victoria's Secret angel si Rabia during sa national costume presentation ng Miss Universe 2020 noong Friday, May 14. Ang 24-year-old Ilongga beauty queen ay sinuot ang Philippine flag-inspired masterpiece ng late fashion designer na si Rocky Gather Cole. Lagpas 20 kilo ang bigat ng national costume ni Rabia. Ngunit, hindi napigilan ni Rabia ang kanyang mga luha nang mag-livestream ito sa Instagram TV. Marami kasing Pinoy pageant fans ang nakapansin na hindi kompleto ang national costume na suot ni Rabia, kasama na rito ang sun-inspired headpiece na ginawa ni Manny Halasan. Ni-reveal din ni Rabia na nasugatan niya ang kanyang daliri bago ang competition, kaya nalagyan ng dugo ang kanyang stockings. Naluluhang kwento ni Rabia na sinabi na nagsusorry siya kung na-disappoint pa niya ang mga tao, ngunit alam niya na ginawa niya ang lahat. Catriona vs. Rabia? Marami nag-isip ng mga fans na parang nilaglag ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang pambato ng Pilipinas sa si Rabia. Parang hindi kasi pumasok sa taste ni Catriona ang Philippine flag-inspired national costume ni Rabia. Ang top 6 si Catriona kasi para sa national costume ay ang mga kandidata mula sa Indonesia, Nepal, Peru, Thailand, Ukraine at Vietnam. Ang ibang mga netizens ay sinabi na sana raw ay nagpakita na lang sana siya ng suporta sa kandidata ng Pilipinas at may nagsasabi rin na entitled naman sikat na maghayag na kanyang nagugustuhan. Dahil sa magkakaibang opinyon, nilinaw ni Catriona na ang kanyang basihan sa napili niyang top 6 sa national costume ay ang kanyang personal favorite. At sa kanyang story sa Instagram ay pinuri niya ang dedication ni Rabia sa kanyang pinakita sa national costume competition. Swimsuit competition. Noong Sabado, May 15, all smiles si Rabia suot ang bright yellow two-piece swimsuit at isang flowy long sheer robe. Suot niya din ang pair of high heels na dinisenyo ng Filipino shoe designer na si Jojo Bragais. The eve before the finals night. Sa Instagram, sinabi ni Rabia hindi siya makapaniwala na napakabilis ng mga pangyayari. Ayon sa kanya, proud siya sa mga kapwa niya kandidata. Nagbigay din siya ng shoutout sa lahat ng mga pageant fans sa buong mundo. Anya, there may be some who are critical to us, but still, there's millions of nice people who cheer for us. Sending love from Florida to the rest of the universe.
The Finals Night, May 17, 2021, 8 a.m. Manila time, ginanap ang finals night ng Miss Universe 2020. Nagpatalbugan ang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapasok si Rabia sa top 21, but unfortunately, hindi na siya nakapasok sa top 10. At hanggang dito na lang nagtapos ang kanyang journey sa Miss Universe 2020. Gayunpaman, we are proud of you, Rabia Mateo! I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!